Di ba? Okay lang yan. Ang importante makauwi ka. Wala naman pala. Pag-chat sa akin, kita ko lang. Kita lang ninang dyan. Ayoko niya ako. Dapat nasa pwede ko na makuhaan ako eh, no? Kasi meron na siyang inakasama eh. Sir, ano problema? Butas? Hindi ako. Butas? Pag-gasolina ko, nabutas naman. Ha? Butas ah. Diyan lang yung butas. May iba bang problema? Meron akong dalang interior, ang problema ko kung kakasya ba sa gulong mo. Ano ba sa tingin mo yung butas? Malaki o maliit? Hindi ko alam eh, bigla na lang ano. Bigla na lang umimpis? Hmm. Saka ba uuwi? Saka ko sir, Concordia. Malayo pa yun dito? Papunta pang ano, sa Kampalay, Caryapay. Ay, medyo malayo pa. Eh baka naman dito na punit. Wala ka ng gasolina, tapos butas pa yung gulong mo. Butas, isakto, dito, napapagasolina naman ako. Kaso butas naman, hindi ko nga sinakyan, dinula ko na lang. Kasi baka madoble pa. Subukan natin hanginan na may sealant, gusto mo? Hindi po sir, kaso ano lang po ito yun, nakakatapingin na. Kailangan yung ano siya, ikot ba? Nakapoto na kasi. Doon na po ako, ihatid ko lang to sa anak ko. Yung ano, gatas kaya pero. Sir, kaya mong baklasin to? Meron po ako ano. Pero kung gamit, kaya mo? Kaya po, kaya ko po, kasi mo lang ang gamit. Hindi, kaya nga natin babaklasin para hindi mapunit to. Ngayon, kung mapunit, pwede kitang iwanan dito o babiyahe ng interior mo. Sir, makabalo pa rin siya. Hindi na po sir, kaya ko na po, itulak ko na lang po. Sigurado ka, kasi mo wala nang vulcanizing shop na bukas eh. Ang may waga ang compartment! Kaya mo? Apo. Ah, sige, skartya mo. Sige lang, okay lang yan. Ang importante makauwi ka. Ay, wala na kasi kami ng misis ko eh. Wala na kami, bali na ito, sustento na lang ako. Ah, so yung ito, dadali mo ngayon sa anak mo? Oo, bali galing pa ako sa tungko, din ako nagtatrabaho. Tapos, sa tungko? Tungko ho. Natungko. Naubusan ako ng gasolina, dito pa lang, sa Muson. Ay, dito sa may ano, pag crossing. Pakiilawan na lang ako, brother. Punta ka ngayon yan? Sa Caryapay sir. Pero ngayon po, dito ang dadalhin ko lang sa ano. Pasok ng Sarmiento. Doon kasi yung ano, tita ng ng anak mo? Yung ano, yung tita ng ex ko. Nanay ng anak ko. Tapos sabi niya, nandiyan daw siya pag yung anak ko. Wala naman pala, pag chat sa akin, kita ko lang, tita lang niya nandiyan. Ayoko niya ako. Dapat bukas mo na lang pinuntahan eh. Eh baka naman kailangan talaga ng bata yung ano. Hindi, ano kasi yun, may asaan niya. May kinakasama na siya, nabuntis siya ng upal siya. Siya yung taxi sa akin. Ito, pwede na to. Balik natin. Sige, ako na to. Pwede ko na makuha na ako eh, no? Kasi meron na siyang kinakasama eh. Buntis na siya eh. Wala ako sa posisyon para mag-decision sa mga ganyang bagay. Ang makakatulong ko lang sa inyo, ang inside ng abogado, o kaya yung judge. Ngayon, buntis na siya nung sa kinakasama niya ngayon. Kaya ito pinapadala ko, pag nagkaroon siya ng anak, hindi na makakati yung anak ko, inaano ko sa anak ko. Pati yung anak ko sa, matadami din sa pagkain ng anak ko. Ba't ano niya sa akin? Tapos hindi niya pinapahiram sa akin. Hindi niya pinapahiram sa'yo? Minsan lang niya pinapahiram, tapos galit na galit ko. Pag na-delay ako ng isang araw,
gait na gait yung pamilya ko eh. Gaano pa ako, gait. Kami pa, kachat na niya yun. Dito ko niya sa ano, pala talagang nangyayasin. Sige, saan mo dyan? Mag-ingat ka, mag-ingat ka. Thank you sa balas, sir. Sige.